verlockter jung lahat si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat sa si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang wag naming pag-alinlangan ng katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit, nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral nila Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe. At marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila, sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga
ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumalik sila sa Atalya. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hintil. At mahabang panon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y laang magtiis nang tagumpay ay makamit at sumaatin ang langit. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyong pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kay sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, sabalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama
at ang ginagawa ko'y ang inuutos niya sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating mabuting balita ang kapayapaang daladala ng ating Panginoon. Ang tunay na kapayapaang gustong ibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kapayapaang po ito, hindi yung may absence ng pagtatalo-talo, war, pagkakagulo-gulo, hindi pagkakaintindihan, sapagkat very superficial po yung kapayapaang ibinibigay sa atin ng mundo. Ang turo sa atin ng kapayapaan, walang pag-aaway-aaway, walang pagtatalo-talo, walang gyera, walang mga bagay na nagiging dahilan upang magkagulo. Pero mga minamahal kong kapatid, higit pa po dyan yung nais ibigay sa atin ng ating Panginoon. Yung kapayapaan po na sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng mga maraming bagay na masamang ginagawa sa atin, sa gitna ng mga hindi magagandang pananalita sa atin, pag-uusig o pagdating ng maraming problema, tayo'y payapa sapagkat alam natin hindi nagpapabaya ang Diyos. Tingnan niyo po si San Pablo at ang alaga na si Bernabe sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol. Sa bawat bayan pong pupuntahan nila, lalo na ni San Pablo, imposibleng hindi sila mauuwi sa pagpapalayas o hindi mangyayari na maraming taong sasama ang loob sa kanila. Bakit? Sa kagagawa ng mga Hudyo na sinusundan sila sa bawat bayan na kanilang pupuntahan, pagkatapos i-impluensya nila yung mga tao na magalit kay na Pablo upang hindi masunod o magawa maiksatuparan ng kalooban ng Diyos. Pero mga minamahal kong kapatid, alam natin bagamat yung bawat pupuntahan nila, marami sa kanilang nagagalit, hindi naman silang umaalis sa lugar o bayan na iyon na hindi nakakabuo ng isang mabuting komunidad ng Kristiyano. Kaya nga nakakatawa mga minamahal kong kapatid, kung kayo po'y nakinig mabuti kanina, sinabi po sa ating unang pagbasa, anong ginawa nung mga Kristiyano doon sa lugar na iyon? Magkatapos na iwanan nung mga taong galit kay Pablo, nung mga ibang tao sa bayan na iyon, na si Pablo na halos patay na, anong ginawa nila? They form circle. Gumawa sila ng bilog upang protektan si Pablo at pagkatapos, no, sila'y nanatili hanggang si Pablo ay gumaling at makapagpahayag na uli ng salita ng Diyos. Di ba napakaganda pong imahe ng simbahan ito para sa atin? Ang tuwing niya simbahan ay siyang pumoprotekta sa bawat isang mananampalataya. Ang siyang nagtatanggol sa bawat isa sa gitna ng maraming pag-uusig, sa gitna ng mga maraming mga bagay na hindi maganda, ang simbahan ang nagiging sanggalan ng bawat isa upang ang bawat sarili ay maiayos, no? Upang ang sarili, ang bawat isa sa simbahan ay maprotektahan. Pero nakakalungkot man sabihin, mga minamahal kong kapatid, alam natin na ang ating simbahan ay malayo pa sa ganitong pag-uugali, no? O malayo pa ang ating simbahan sa ganitong mabuting gawain. Bakit ko po yun nasabi? Sapagkat minsan, yung inaasahan nating pangangalaga o yung pag-aalaga mula sa kapwa natin na nagsisimba o yung kapwa nating dumadalo sa misa, hindi yun yung nararanasan natin. Minsan dito pa tayo nasasaktan. Dito pa natin naririnig yung mga bagay na hindi maganda. Dito pa tayo nakakarinig ng masasakit na salita, ng paninira, ng pang-uusig, no? Ng pang-aalipusta sa atin. Imbis sa dito natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Kaya nga po nakakalungkot, sa pagkatulad natin, alam natin ang bawat isa, bagamat hindi tayo perpekto, ang pinakamabuti dapat natin ginagawa, no? Kung hindi man tayo makagawa ng mabuti, huwag na tayong gumawa ng masama,
sa ating kapwa. Kung nahihirapan tayo na maging charitable, at least, no, kahit papano, wag na lang tayong manakit ng ating kapwa. Sapagkat hindi mga Kristiyano ang pagsisimba pagkatapos tayo'y mananakit o gagawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Sapagkat ito po yung tawag sa atin ng Panginoon, itinayo niya ang simbahan para sa mga may sakit sa kaluluwa, higit sa lahat. Doon siya'y may mga dinadala, merong mga sugat sa kanilang puso na kailangan ng paghihilom. Kung hindi po natin gagawin itong lugar na kung saan ang bawat isa'y maghihilom, hindi po magiging maganda ang pag-iisip ng marami simbahan. No, kaya nga po, yun yung challenge sa bawat isa sa atin. Alam natin ang misyon ng ating Panginoon na dapat ipinagpapatuloy natin. Hindi dapat po tayo nagiging instrumento upang yung nasasaktan ay lalo pang masaktan. No? Hindi dapat tayo nagiging instrumento ng patuloy na pagkakasala ng ating kapwa. Sapagkat ito po ay simbahan ng Diyos, dapat po ginagawa natin itong lugar kung saan ang bawat isa ay nakakapaghilom. Ang bawat isa ay naibabalik, no, sa kalooban ng Diyos. No? Kaya katulad po ng ginawa ni San Pablo at mga alagad, nawa po sa ating pagpapagal, kahit po tayo nahihirapan, kahit po may mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay, naway maalala po natin na ang tunay na kapayapaan sa gitna ng lahat ng ito ay yung kasiguruhan na tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Merong kapayapaan sa ating puso sapagkat alam natin tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos at tayo'y nakakabahagi, no? At tayo'y nakakatulong sa ating kapwang nangangailangan. Ito lamang po yung kapayapaan kailangan natin. Hindi natin kailangan i-assure ng kapayapaan ng mundo upang masabing tayo'y payapa. Sapagkat alam natin sa kahuli-hulihan, sabi ng ating Panginoon, hindi natin kailangan matakot. Bakit? May inahanda siyang lugar sa atin. Mamatay man tayo sa pag-uusig ng marami sa paggawa natin ng tama at paninindigan sa katotohanan, bibigyan naman tayo ng tunay na kapayapaan ng Diyos sa Kanyang kaluwalhatian. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoon, muling nabuhay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating pangitutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naliligalig, natatakot, at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat na mga kaluluwas purgatorio.
Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang kailangan namin. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa, at higit sa lahat sa aming mga kaaway. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kilugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatawa ngayon, ay pagpabungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamang tupa na tumabos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumabago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa namang henig si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, nang bagat walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginabahan mo lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigning ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayang natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayus lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananimbigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaglitas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Si Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya. Sa tinapay na pamista, bagot wagas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, Pamasko maamong lupa, magsalo tayo masaya. Sa tinapay na pamista, bagot wagas, Alleluia. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tunghayin mo at lingapin ang iyong sambayanan na minirapat mong makinabang sa piging na magpakailanman. Ipagkaloob mong kaming maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ngayong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.